Ngayon mga paps, tuturo ko sa inyo kung paano mag-relearn ng throttle. Okay, ano ba yung na-experience if ever na may problema dito? Usually, ang may experience so dito ay yung RPM is taas-baba. Okay, so yan yung isang indication yan. Or pwede rin namang laging nakataas or laging nakababa. Kasi usually, ang ating RPM is around 700 to 1,000 RPM lang. Kung yung inyong throttle o yung inyong RPM ay umaabot ng taas baba up to 1,500 or bumababa sa 500, eh posibleng ito. Kailangan nyong i-relearn yung inyong throttle. Okay, and usually, na-experience ito pag kayo ay naglinis ng map sensor or naglinis kayo ng throttle. O pwede rin namang pag matagal yung battery na natanggal sa kotse or pwedeng may ni-repair. So yan yung mga yan yung posibleng reason kung bakit kailangan nating i-relearn yung ating throttle. So unang step dyan is tanggalin muna natin yung negative terminal ng inyong battery for at least 5 minutes. Okay? Then, pag natanggal na natin yan, ikabit lang natin. Then, ang susunod natin gagawin is i-on natin yung kotse. Pero before natin i-on yung kotse, make sure na naka-off yung aircon or naka-off almost lahat ng item o electrical sa ating kotse. Okay, so i-off natin. So ngayon, pag naka-off na, pwede natin i-on. Ngayon, dito sa pag-on nito, kailangan hintayin natin na mag-on yung auxiliary fan motor. Okay, so usually medyo matagal to, no? Mga 20 to 30 minutes to bago mag-on yan. Okay, so medyo hintayan. Now, pag nag-on na yung auxiliary fan motor, hihintayin ninyong mag-off yung auxiliary fan motor. Okay, so pag nag-off yan, dapat nang i-off yung inyong sasakyan. Okay, so yan yung first step, ha. So, i-on. Then, pag nag-on yung auxiliary fan motor, namatay na yung auxiliary fan motor, i-off ninyo yung sasakyan. No, so, tanggal na yung susi. Then, ang susunod na step dyan is i-on nyo ulit yung sasakyan ninyo. Ngayon, sa pag-on naman ito, kailangan naman ninyong i-stay sa 2,000 RPM or number 2 yung inyong gas pedal for 1 to 2 minutes. Okay? So, i-stay nyo lang na naka-on at naka-apa kayo sa gas at i-stay sa 2,000 RPM for 1 to 2 minutes. Okay, so medyo mahirap lang ng konti pero kaya nyo naman yan. Okay, so medyo nakahangali lang. Then, okay, pag na-maintain nyo na yon, after 1 to 2 minutes, i-off ninyo yung inyong sasakyan. Okay, so tanggal ulit yung susi. Now, ang susunod na step is i-on natin ulit yung sasakyan. Okay, ngayon, i-on lang natin for 5 minutes. Okay, 5 minutes, i-on lang natin. Then, yan. So, medyo i-monitor na natin. Usually, nag-o-okay na yung throttle natin dyan. Now, ang third step or fourth step natin is i-on na, after 5 minutes, i-off natin. Then, tanggal susi ulit. Then, ilalagay natin ulit yung susi. Then, ngayon, pwede na natin i-on yung aircon for 5 minutes naman. Okay? So, ito optional na lang to, yung sa aircon. Pero, mas maganda ginagawa pa rin. Now, pag na ka-on yung aircon for 5 minutes, i-off natin ulit yung kotse. Okay? Then, i-on natin. Now, observe natin kung magtataas-baba pa rin yung RPM. Kung naka-stay na siya, okay na yon. Now, kung may problema, ulitin nyo na lang ulit yung sistema. So, tanggal battery. Pero kung hindi pa rin ninyo maaayos yan, or nagtataas-baba pa rin yung RPM, or sobrang taas pa rin yung RPM, that's the time na pa-check nyo na sa mga mechanic. Okay? So, yun mga paps, no? Ganyan lang yung pagpaparelearn ng RPM natin o yung ating throttle. Okay, yun mga paps. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.